Good morning sa ating lahat! Welcome sa New Life Kids Church Online, kung saan ang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Lord ay mas exciting at mas fun! Sa lahat ng nanonood, nakapag-type na ba kayo ng present sa ating comment section? Kung hindi pa, mag-type na kayo dahil ang unang makakapag-type ng present kasama ang kanyang buong pangalan sa comment section ay magkakaroon ng regalo! At ang regalong yon ay makiklaim ng inyong mama or papa, ate o kuya dito sa New Life office. So, mag-type na kayo ng present kasama ang inyong buong pangalan. Bilisan ninyo! Dahil isa lang yon. Ngayon naman, iyuko natin ang ating mga ulo. Tayo ay magpipray. Sumunod kayo kay ate sa prayer. Panginoon, salamat po sa pag-iingat, paggabay, at protection mo sa bawat isa. Salamat po na sa kabila ng kalamidad at pandemya ay patuloy naming nararanasan ang walang hanggang pagmamahal mo at pagiging mabuti mo sa bawat isa. Tulungan mo kami na mas maging mapalapit sa iyo at mahalin at malakaran ang mga salita mo. Salamat po. We thank you. We love you. In Jesus' name, Amen. Ayan, so isang malakas na palakpak para sa ating Lord. Yung mas malakas pa. Ngayon naman, sabayan ninyong sumayaw ang ating mga ate at ibigay ninyo ang best dance offering ninyo para sa Lord. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hands.
step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every bed I take, I'm leading you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my eyes, it's love. Nag-enjoy ba kayo na sumayaw para sa ating Lord? Ibinigay ba ninyo ang inyong best dance offering para sa Kanya? Ngayon naman, sa pagkakataong ito, ibigay naman natin ang ating best worship song para sa ating Lord. Awitin natin itong song na ito na parang isang panalangin para sa Kanya. Nasa sa atin kung itataas natin ang ating kamay o ilalagay natin ito sa ating sapat ng ating dibdib as a way ng pag-glorify sa Kanya. So let us all sing para sa ating Lord and i-glorify natin siya sa moment na ito.
Ngayon naman ay sabay-sabay tayo mag-pray sa ating Lord. So iyuko natin ang ating mga ulo. Father God, maraming salamat po Ama sa patuloy na pag-iingat at pag-protect mo sa bawat isa. Naway Ama, patuloy po na ikaw ang siyang maging sentro at ikaw ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa na kung ano man po ang maming mga mapagdadaanan at mga decision sa buhay, lahat ng ito ay nakabase po sa kung ano ang gusto niyo pong mangyari sa aming buhay. Maraming salamat po. Patuloy po na ikaw ang siyang maparangalan at ma-lift up sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father God, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Lord. Ready na ba kayo na makinig ng salita ng Lord? Sa lahat nga muna ng girls, isigaw muna ninyo, thank you, Jesus! At sa lahat naman ng boys, isigaw ninyo, I love you, Jesus! Very good! Ngayon naman, ihanda na ninyo ang inyong notebook, ballpen, at ang inyong Bible para sa pag-take note natin mamaya habang nakikinig kayo ng salita ng Lord. Ready na ba kayong makinig ng bago nating lesson patungkol sa Lord? Kung ready na, syempre naka-ready na din dapat ang inyong mga Bible, ang inyong mga notebook, at syempre ang mga lapis or ballpen. Dahil Christmas season ngayon, meron akong dalang mga regalo. Dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa greatest gift ng Lord sa atin. Ano nga ba ang greatest gift ng Lord sa atin? Alam nyo ba kung ano yon? Kung hindi nyo pa alam, gusto nyo bang malaman kung ano yon? Yan, tignan natin ang sinasabi ng Bible kung ano nga ba ang greatest gift ng Lord sa atin. Yan, basahin natin ang 1 John 4 verse 9 to 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig ng Diyos at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Paano ipinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal sa atin? Nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. At kilala niyo ba kung sino'y kaisa-isang anak ng Lord? Tama, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At bakit daw ipinadala dito sa mundo ang Panginoong Jesus? Para tayo ay magkaroon ng buhay at para mapatawad ang ating mga kasalanan. At sinabi doon, sino yung unang umibig? Tayo ba ang unang nagmahal sa Lord o ang Lord ang unang nagmahal sa atin? Tama, ang Lord ang unang nagmahal sa atin. At ang greatest gift ng Lord sa atin ay ang gift of love o ang regalong pag-ibig. Diba nakikita niyo yung mga regalo dito sa harapan natin? Kung ito yung ibibigay ko sa inyo, yung walang design, yung pinakamaliit, matutuwa ba kayo? Siguro hindi kayo matutuwa, no? Siguro ang pipiliin nyo itong pinakamalaki, or itong may ribbon, or itong makulay, di ba? Kasi kung ito yung ibibigay ko, baka sasabihin nyo, bakit yan yung maliit sa akin ate? Bakit yung walang design, di ba? Madalas, nagpo-focus tayo sa malalaki o dun sa mga makukulay, yung maganda yung mga balot. Parang ganun din kasi tayo madalas na, nakafocus tayo sa mga magagandang, tingin natin magandang bagay na inaalok ng mundong ito at nakakalimutan na natin yung greatest gift ng Lord, ang gift of love. Ate, bakit ang gift ng Lord yung hindi nakabalot sa maganda? Ano ba yung gift ng Lord na yun? Tignan nga natin yung sinasabi ng Bible sa may Luke 2 verse 1 to 7. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cinerio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David.
Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng kapanganakan ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon makita natin na ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak sa sabsaban, hindi sa mamahaling ospital o hindi sa magandang bahay, kundi doon siya ipinanganak sa may sabsaban. At 'di ba, yung earthly father ng ating Panginoong Jesus ay isa lamang karpintero at namuhay ang ating Panginoong Jesus nang hindi maramya or hindi mayaman ang pamumuhay ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo natin, kundi namuhay ang Lord na mahirap. At naisip niyo ba kung saan galing ang salitang Jesus or sino nagpangalan kay Jesus ng Jesus? Yan, sabay-sabay nating basahin ang sinasabi ng Matthew 1 verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino ang nagpangalan sa ating Panginoong Jesus? Ang Diyos o ang God the Father. At ano ba yung mission? Bakit ipinadala ng Diyos ang Panginoong Jesus dito? Para iligtas ang kanyang bayan. Saan niya ililigtas? Sa kanilang mga kasalanan. At sino ba yung mga makasalanan na... Sino? Lahat ng tao, ikaw, ako, si mama mo, 'di ba? Kahit sobrang bait pa nung kakilala mo, kahit favorite na tita mo pa yan, lahat tayo ay tinuturing pa rin na makasalanan sa paningin ng Diyos. Lahat pa rin tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya nga lahat tayo kailangan natin ng Savior, 'di ba? Kailangan natin ng Savior. At sino ba yung makakapagligtas sa atin? Ang Panginoong Jesus lamang, hindi ang papa mo, hindi ang mama mo, hindi ako, hindi si Bishop, hindi ang New Life, hindi ang kayamanan ang makakapagligtas sa atin, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Siya lang ang nag-iisang makakapagligtas sa atin. Naisip mo ba saan galing ang pangalan mo or anong ibig sabihin ng pangalan mo? Alam mo ba? Pwede niyong itanong kaila mama or kaila papa niyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan niyo. Ang pangalan naman ng Panginoong Jesus, ang Jesus, alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Sinong nakakaalam sa inyo? Meron nakakaalam? Ang Jesus, ang ibig sabihin nito ay save your, 'di ba? Kaya nga siya ipinadala ng Diyos dito para iligtas tayong mga tao, diba? Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, hindi niya tayo hinayaang mapahamak, kundi ibinigay niya pa rin or ipinadala niya dito sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus para maging Savior natin, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yan, naintindihan niyo ba ang greatest gift ng Lord sa atin? At nagpapasalamat ba kayo sa greatest gift ng Lord sa atin? Ayan, kung kayo ay nagpapasalamat at kung na-appreciate nyo ang greatest gift ng Lord sa atin, tayong lahat ay umuko at mag-pray tayo. Sundan nyo si ate sa pag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa greatest gift na ibinigay mo sa amin. Lord, maraming salamat po dahil minahal nyo kami ng sobra-sobra. Tulungan niyo po kami na ma-appreciate namin ang love mo sa amin. At Lord, tulungan niyo rin po kami na mag-respond ng tama sa inyong pagmamahal. Tulungan niyo po ako na mahalin ka ng hindi lang sa salita,
Maraming salamat, Lord. I love you. In Jesus' name, sabay-sabay nga nating sabihin, Amen! Amen! Ayan, malakas na palakpak na para sa Lord. Ang memory verse natin ay mula sa 1 Timothy 1 verse 15. Sabay-sabay nga nating basahin. Dumating si Jesus Christ sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1 verse 15. Ulitin nga natin. Dumating si Jesus Christ sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1 verse 15. Isa pa, dumating si Jesus Christ sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1 verse 15. Natandaan na ba ninyo? Kung hindi nyo gaano matandaan, pwede nyo itong i-take note sa inyong notebook. Ngayon naman, banggitin natin ang memory verse nang hindi natin tinitignan ang ating kodigo. Sabay-sabay tayo. Dumating si Jesus Christ sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1 verse 15. Natatandaan na ba natin ang memory verse? Isa pa, sabay-sabay ulit tayo. Dumating si Jesus Christ sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1 verse 15. So meron tayong announcement, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga life groups and outreaches. So sa mga nasa life group at nasa outreaches, maging excited po tayo na umattend. Ganun din po ang ating Kids Church online service. Every Saturday po ito, 10:30 a.m. Huwag na huwag din po tayong absent at huwag na huwag din po natin itong kakalimutan.